Okay lang dito, para sa ating channel. Yan, sige, dito po tayo sa Homeland. So, napakasimple lang po ng ating Homeland. So, ang Homeland po natin, ito yung paraan kung paano mag-discount sa ating produkto. So, dalawa po ang pwede mong gawin kapag ikaw ay mag-MGI, magsusuot ng salamin, you can be user or you can be reseller. So, mamimili kayo doon. Para po sa minus ninyo, wala po itong pilitan. Labo. Hindi po namin kayo pipilitin na mag-resell. Hindi po namin kayo pipilitin po na i-push ang produkto. Pero pag-usap lang namin kapag umaling po kayo sa ating produkto, huwag kayo pagdamot na i-share. Sinidiscuss sa inyo, paano kayo magkakaroon ng discount? Ano po? Paano niyo po maaabing ang MGI eyeglasses na discounted para po sa inyo mga mahal sa buhay? So, sige po, share po tayo. Ang MGI po ay walang membership na kinukulit. Yan, para malinaw tayo ha. Wala po kami pa-member. Okay? Hindi po kayo magbabayad, umang magpa-member ako, babayaran kita para makapag-member ako. Hindi po. Ano na pang gagawin natin? Una pang gagawin natin, you will just purchase one products. Yung gusto mong produkto. Yung gusto mong gagamitin ang produkto. Halimbawa po itong suit ko, this is GS. Yeah, na nakatayo. 13. Okay. Kapag sumunod ka ng model, bibilhin mo ito. So, pagbili ka na si 7,800. Then, ito po, pwede na po kayo pumasok as basic member. And that is 7,800. Nag-equivalent po yan sa $120. So, pag kayo po ay basic, automatic, kayo po ay entitled for 20% discount on all products. So, kami mo no products. Minsan, malapit ko talaga. Puno ko na yung ganyan. We have component, we have socks. Ito yung suot ko, yung pampa-sexy. Pwede pa kanina, tinanong ko kayo, di ba? Huwag kayong sinuhan. Tinanong ko kayo kanina kung sexy pa ako or sexy-sexy ako. At sumamag po kayo, tinitin-tinitin ko yun na ako po'y sexy-sexy. Yun! Alam mo yun? Yes! Yes! Right. So, balikan mo natin ito. So, we have five ways to earn. So, balikan mo lang yun. Yung kanina, bumili ka lang ng isang item. And that is, 7,800. Sabi sa'yo, niwala ka na. So, pag bumili ka ng isang item, if you decided to be a reseller, then you have five benefits na makukuha sa aming kumpanya. Number one is yung direct profit. Pag sinabi ko direct profit, yun yung pahilig ma. Magaling to na ako yun. Ano, benta-benta. Halimbawa, nabumili ka ng tuyo, ibibenta mo siya. Diba ang tawag doon is direct selling. So pag direct selling mo siya, automatic po, from 7,800, magiging siya 6,500. Diba ang laki ng discount natin? Tama o tama? Tama. Tama talaga, tama-tama talaga. So ibig sabihin, you will earn 1,300 doon sa first na pinili mo. Baka sabi mo, ma'am, ngayon may pili ako ng MCB65 na nito. Hindi po. Una niyo pong pili yung 7,800. The second purchase will be 6,500. So yung 1,300 you can put in your pocket. Kasi second, pangalawa po, benefit pag kayo po ay nag-join sa MGI. Ano po? Second is, yung tinatawag po natin is sponsorship bonus. Ano na ito? Ma'am, ayun po na lang recruit. Sunog na ako. Diyan, recruit na ayun po ma, hindi mo ka mag-recruit. Diba? You will just share the products. Pag umalik ka, sabi mo, ay, kumahal yung ganda ng gano'n ko sa namin. Pili ka. Nirecruit mo? Di ba hindi? Di ba sa namin, hindi ko ito kumahal eh? Tama. Diba? Tama. Sabi mo lang, maganda yung produkto. You just share it. Then kapag bumili siya, ano mangyayari? Diba? Ang mangyayari, pag bumili siya, you will earn another 20%. So, kanina, bumili siya, meron ka 1,300 sa bulsa. Pag na-income siya sa system, magkakaroon ka ng another 1,300. Wala ka yung ano, paano mabilis? Yung ano, wala? So, ibig sabihin po doon, kung may bumili sa'yo, bumili sa'yo si Kumari 1 ng
ko ng another 7-8, magkano ang income mo? That is 2,600. Magpinasok mo yan sa system, magkakaroon ka ng another 2,600. Palakpak na lang sa so, ibig sabihin, kapag kayo po ay nakakuha ng dalawang kumare na gumagalit ng negative ion, na sa lamin natin, you will earn 9,100. So, bakit naging mo 9,100? Ganito yan. Diba? Ito. O, suntan nyo ako. Yung lahat na naman nyo, yung isa nyo sa left, bumili. How much yung binili niya? Magkano na ngayon sa namin natin? 7,800. Yung 7,800, binigay mo kay kumpanya 6,500. So, may 1,000 ka. Pangalang mong bumili, may another 7,800. May 1,300 ka ulit. Tama? Binusa mo yung 1,300. Binigay mo kay company yung 6,500. Pagdating po niya sa baba, kasi po, powered tayo ng system. Everybody say system. Alright. Pag sinabi yung kumpanan ng billion, pag nabaksin yung system, bibigyan ko rin ng another 3,900 na system. Palangtak ulit. So yung dalawa na binili mo, o yung dalawa na inimpay mo, dalawa na hindi mo nirecruit, bumili lang ng salamin, ano yung nangyari? Kumita ka, binigyan ka ng kumpanya na 9,100. Maganda ba o magandang-maganda? Maganda. Sabi ko sa inyo, di ba? Magandang-maganda talaga. So, next slide. That is number 3. This is what I'm saying, yung pang-apat. Kasi di ba sabi ko 5? So, number 4, nakita natin. Doon mo na. Alright. So, number 4 natin, yung tinatawag natin na team bonus. Doon na tayo ako sa team bonus. Alright, go na doon sa level sa level 5. Number 4. Alright. So, dito na po tayo. Sa team bonus po natin, okay? Dito naman po sa atin, yung matching down, matching up, ito naman po yung, di ba po, dalawa yung binuha mo kanina? Di ba? Magkano na kayo yung income sa dalawa? O, hindi na nakandaan. Ay, thank you. How much? 9,100, di ba? Dalawa. Pagdating po dito, sa matching down, paano na nangyayari ito? Alright. Sa matching down po, di ba? Ito yung una mong kinuha, dalawa. Tama? What if yung dalawa, kumuha nyo ng dalawa, o kumuha ka pa hanggang pito? Sabihin natin yung kapitbahay mong pito, kinuha mo. Si kamag-anak, yung kalaro mo, yung kapitbahay mo, yung anak mo, yung asawa mo, yung maaway mo, yung kapatid mo. So, pito sila. Mula sa lahat ng binibili nila, you will earn 5%. Magkano yun? Grabe. Sa 5% na yan, from first level up to 7th level, mula po dyan, kikita po kayo sa kanila ng 5%. Masaya o masaya? O, bigyan po kayo ng scenario. Halimbawa, bumili kayo ng toothpaste. Galing. Di ba ang toothpaste na uubos? Maliban hindi nyo gamit yun, hindi mo kayo mag-toothbrush. Correct. Tama? Tama. So, yung toothpaste na binili mo, o yung kape na binili mo, hindi ba babalik ka sa tindahan para bumili? Tama ba? Tama. Binigyan ka pa nila ng sukli? Di ba hindi? Dito pag bumili ka at nagkape uli yung kapitbahay mo, o na lumabot siya ng salamin ang kapitbahay mo, bibigyan ka nila ng 5%. O pala? Really? Ang tawag po dyan ay matching down. Pagdating po dito sa matching up, simula po sa'yo. Kasi usually po sa network business, ito po yung ginagawa. Lahat po ng nakuha mo as your downlines or as your user, bibigyan ka ni kumpanya ng 5%. Dito po kay MTI, unit siya. Bakit? Kasi po, mula sa'yo,
iyo, papunta naman sa taas, ang tawag ko dyan ay matching up mula sa'yo. Yung nag-invite sa'yo, yung nag-invite din sa kanya, at yung tanggap-tong nag-invite, bibigyan ka ulit ni kumpanya ng another 5%. O palakpak ulit! Galing, galing! Huwag mo sasabihin sa akin, ano mo, ano mo, siya kasi payrami din yan. At saka mo, ano mo ba, mga mo, hindi nalang dyan, ang yung hindi. Kaya ano mo dyan ka? Huwag mo sabihin sa akin. Alam niyo kung bakit? Dahil mo dito sa matching up. Galing, ha? He? So, magiging balanse, ano mangyayari? Magpunulong tayo. Wala rin yung downline, wala rin yung upline. Kaya tingnan nyo, palakakan natin yung ating mga upline galing na ito pala yan. Sir, galing. Hello, sir. Bakit sila nandito? Kasi kung anong makuha namin, makukuha din nila sa upline nila. Anong makukuha nila, makukuha din naman namin. O pala, di ba masaya-masaya? So, hanggang dyan lang po ako, kasi pag diniscussan po yan ng mas marami, hindi niyo po may nagtitinan. Okay? So, mamaya po, yung gusto talaga ng interesado po mga ng negosyo, mag-usap-usap tayo. Okay? So, ayaw ko magulunan kayo. Tandaan nyo lang pag umilo, panaginipan nyo yung 9,100 billion. Masaya ba yun? Sabihin nyo nga, bukas, magkakaroon ako. Kaya pala, magkakaroon ko yan. 100. O sino ang hindi sumunod? Do not expect tomorrow, magkakaroon ko. That is the power of declaration. Mukhang power yung pizza mo. Okay? Gusto mo lumaro? Mukhang power pizza mo. Do the simple instruction. Tao ng tao. And the universe will give you to me. Okay? Isang pagkakataon. Bukas, pagkakaroon ako ng 9,000. Okay. So, ibig sabihin mo, 5 minutes na lang sa akin. Gusto mo naman 5 minutes na ako. Pagkatapos, share ko yung naging pwede. Congrats, congrats. Grabe. Okay, ganito. Ibig sabihin mo, pag binili mo yung salamin, distributor na lang. Ito, worth 7 million. Ngayon, pag inalang punta sa katilala mo, magkarente, sinabi ni ma'am kanina, pag inalang punta sa katilala mo, nagbayad siya ng 7.8, ang inalit mo sa company ay 6.5 lang, yung 1.5 na. So pag in-encode siya sa pangalan niya, kasi pwede lang yan ang form, pag in-encode yan, ang under mo, makataras ka ako ay papasok sa system nyo sa account mo. Ibig sabihin, Ma'am Sir, malino na kumita ka ng 1-3 gas sa sponsor mo at another 1-3 papasok sa iwalet mo. Magkano yan? 2,600. Pag nag-airplane ka pala ng dalawa, magkano? 5,200 kasi 2,600. 5,200. Okay. Ngayon, ang pangalawang kitaan, palitan ko lang, pag dalawa na akong kasi na-implain nyo, ang madaling abalan na dito, bibigyan na tayo ng company ng bonus. Pagkano ba yung bonus? Galing nyo naman. Kailan nyo ibibigay ng company ma'am? Yung kailan, pag-alag lang doon sa e-wallet mo. Okay. So ngayon, dalawang 2,652 plus 3,9, kumita ka pala na? 1,000 Kita ka na lang ngayon, ma'am. Wala ka nang ibang gagawin, ma'am, sir. Kundi, tulungan mo yung dalawang nagpintaan mo. Anong gagawin? So, tulungan mo, ma'am, na makapag-invite siya ng dalawa. So, tutulungan natin siya sa pagpapagawa at pag-convince siya. Kasi wala pa naman siya alam dito sa business na to, di ba? Okay. So, ikaw, kaharap mo na kaharap ng negosyo na to.
Ibig sabihin, So,
Ang kaya naman namin, kumbaga sa mahirap,
sabihin po yung pinakamahirap, kung makatsinelas na mo mabili. Ah, ganun. So, ibig sabihin, ang bahay namin, ang ganda po ng bahay namin. Pag tinusok mo, kung nalang ito yung tusokin ganun po sirio, o espada, gusto po siya. Kapag umiihing ka, parang diaper, tumatagos. Alam niyo na po yun. Nakubo po yun, bahay namin, tubo. Ganun po siya. So, dahil sa hirap, sa sobrang hirap namin, no? Pagkain lang namin, na-experience nyo naman ng kape, na ulam na kape. Yung kape yung ulam. Yan. Tubig na may asin, yun yung ulam. Tapos sa toyo, na may mantika at asin. Toyo na, dahil 11 kami magkakapatid, hindi makumpleto po yung toyo. 5 piraso lang, hati-hati po kami. Tapos sasabihin ng tatay ko, para mabusog kayo magkasayan, isabit na lang yung tuyo, amuyin na lang daw namin. Kasi kakain kami ng kanin. Grabe, ano? So, ganun po yung sinasabi. Parang pinapatawa lang kami. Although naiintindihan namin sa hirap ng buhay. So, sa amin, and then tumutak sa amin, ang sabi ng magulang namin, para mag-aral mo kami mabuti, and then pagkakapagtapos, sabi nga, para makaano kami magandang trabaho at matulungan namin sa kanin. Mga parents namin. Ganun po yung kwento ng mga magulang. And then, yun, to cut it short, no? Pumunta ako Maynila kasi alam mo, nandun yung opportunity. Akala ko, mas masarap ang buhay ko. Sabi ng brother ko, punta ka Maynila, doon ka magtrabaho. Pagpasok ko doon, construction boy. So, ang hirap, construction boy, no? Kaya lang, sinaga ko po yun dahil doon sa pangarap ko ng mga kapatid. Working student from PIP, baka mayroon nag-aral. PIP from the 20 Avenue. So, nagpo-construction boy ako, gabi nag-aaral ako. Pagdating ko sa school, natutulog na lang po ako. Bakit sa sobrang takot? Sa sobrang sakit ng katawan, sa sobrang sakit ng palad ko, kasi construction boy ko ako. Pero dahil doon sa pangarap ko, na gusto ko makatapos at makuha yung pangarap ko, guys, sinaga ko po yun. Hanggang sa nakagraduate ako, nawa lang yung professor ko, nawa na sa akin. Puro pasang awa. Siguro, based on my experience na lang, well, nag-aaral po ako, tinuturuan na rin ako ng engineering. Kumbaga, na-advance na rin ako para kaya wala na rin akong pakailam din sa school. Parang rin ako, yung background ko. Hanggang sa nakatapos po ako, kaya na-experience ko po, naging empleyado po ng 6 years. Imagine mo nag-graduate ako engineer, akala ko, pagka-graduate mo, yes, akala ko mayaman na ako kagad. Hindi pala, dun pa pala ulit mag-start. Tama po ba ako? So, ganun po yun. So, pag-start ko na gano'n, nagtatrabaho ano, bakit kaya sabi ko, 3 years na ako, nagtatrabaho. Pero kahit may, minsan, yung pangarap ko, na sinasabi ko, simpleng bahay, simpleng sasakyan, simpleng savings, sabi ko, bakit wala pa, lagi na lang maintaining balance na lang ang nasa ATM ko? Ang dumadami, ano yung dumadami? Yung payslip sa uniform eh, ang kumakapal, hindi yung savings ko. Tama? Nakapapan niyo yung sinasabi ko? So, ibig sabihin, bakit ako bumalik? Ang sinipag ko naman. Imagine, kung gising ako ng alas 4, para lang hindi po ako malik, para makapasok. At umuwi ako ng maaga, para makauwi rin ako ng maaga sa bahay. So, imagine, no? Pero wala pong nangyari. Sabi ko, baka sabi ko, dagdagan ko pa ng another years. So, nag-6 years po ako. Wala pong nangyari. So, sabi ko, I decided to resign going abroad. Nag-OFW po ako. Sabi ko, kung wala dito at hindi ko mapagpangarap ko, baka sa abroad. Ganun po ang galing ng Pinoy, di ba? Pag ikaw ay hindi mo nakuha yung pangarap mo, anong choice? Abroad, tama? Tingnan niyo ang abroad. Kaya experience ko. Tingnan ang abroad. Ang abroad, akala mo, wala kayo sinuswerte. Kumisang buhay kang papunta doon, pabalik patay. Tama? Yes. Ang sarap ng buhay mo dito, nag-abroad dito, uli, huwag ka doon. Para ang trabaho doon nakakahirap. Ganun po ang abroad. Ang kwenta ng mga nag-abroad, ang sarap ng buhay, pero sa totoo lang nakakahirap ang buhay sa abroad. Kaya grabe mong padala. Naalala ka ng pamilya pa kailangan na pera. Tama? Ikaw naman, grabe ang trabaho mo, padala ka naman para maganda yung pangalan mo, mabango. Tama po ba ako? Ganun po ang abroad. So, tumaas ang sweldo ko, tingnan nyo ha. Ang laki ng sweldo ko, noong that time I'm an engineer, nagsasweldo na po ako ng 30,000 plus allowance. And then tumawas ang season na to 40,000 ha. 1996. Imagine, maganda na yung position ko po ha. Kaya lang, nung tumaas yung position ko, that time nung construction boy ako, kaya ko kumain sa gilid. Tama?
Hindi ako marte. Pero nung tumasok po si isim ko, medyo tinatawag na ako project manager na po ako. Parang sabi ko, yung lifestyle ko nagbago, hindi na ako pwedeng kumain sa gilid. Tama? Hindi na ako pwede kasi bakit? Project manager na ako eh. So, ibig sabihin na sa social na rin ako. Tama? Imagine, for example, 40,000 sweldo mo. That time, pwede akong kumain sa gilid. Nung project manager ako, kung budget ko doon 60, nung project manager ako, may gilid, pwedeng 200. Tama? Tumaas ng doble. Dahil project manager ako, kailan may kotse ko, tama? Dahil project manager ako, dapat signature yung damit ko, tama? So, ibig sabihin, kaya pala hindi ka nakakapag-ipon because of your lifestyle, tama? Ito yung sweldo mo, hindi mo namamalayan, mas malaki yung ginagastos mo. Nakaka-relate? Yes, ganun po yun. Kaya sabi ko, kaya nakala. Kaya talala ko na ito at hindi ko nakukuha yung pangarap ko. So, pumunta ako from the same. Nilakyan na yung sweldo ko, kaya lang, contract na nakuha ko. Hindi ko namalayan, sa sobrang tuwa ko, tumulong sa pamangyo ko, kapatid ko, lahat binuhos ko. At ito nga rin, finish contract na pala ako. Wala na, naglaro na ito. Okay? Kaya one time, naglalakad po ako na nakita ko po yung networking, linayarisan ako. Eh, open-minded ako, ako mga business, pangarap ko na po yung business. Pag-players, nakita ko, 88, kikita daw ako ng 600,000. Grabe, no? Sabi ko, ito na yung hinahanap ko. Kaya lang, paano kaya? 8,888, tapos kikita na ako ng 600,000. Tingin nyo, magdududa ka hindi? Magdududa ka. Bakit? Ang Pinoy po kasi ay naka-mindset sa sweldo 10, 20, 30 up to 100 o may gift, tama? Ito yung tiyatag na cycle wallet ng Pinoy. Na pag enjoy ko mo 50,000, pinakita kita ng 200,000, anong gagawin ko? Inumpera kita. Di ba magdududa ka? Tama? Kasi bakit? Nasanay ka sa 10,000, nasanay ka sa 20,000, nasanay ka saan? Sa 50,000. Kaya pag malaki yung inoper ko, anong yari? Duda ka agad? Kahit napakagandang opportunity yung pinapakita namin. Tama? Yes, ganun kaya? Bakit ayaw mo tignan muna, tama? Tignan mo muna, investigate, and then itry mo. Tama? Kasi kailangan mo itry. Kasi sa akin, ang nangyari, tinitlan ko siya nung inimpite ako, pagpunta ko, mas marami pang tao dito, pinapunta ko sa harapan. Tignan nyo ha? Pinapunta ko sa harapan, walang tao doon. Ang ganun na nag-invite sa akin, pinaupo ako. Kaya lang, tignan nyo, tama yung sinasabi ko. 2 million yung nagsishare. Nag-1 million po yung nagsishare. Mag-1.5 million nagsishare. Pero hindi ko nakita yung opportunity. Ang sabi ko, kalokohan. Engineer ako. Kumikita ako ng malaki. Tapos, kumikita ka 2 million. Tapos sinabi, electrician lang. Tama? Kaya lang sabi ko, pero kailangan mo makita kung paano yung negosyo na sinasabi. Guys, tinignan ko pa yung negosyo. Nung nakita ko yung negosyo, sabi ko, ganito pa lang pala. Mag-invite lang pala. Yung sinabi, madali lang yan. Guys, ang pag-invite mo ba mahirap? Sino pa nahirapan sa pag-invite? Ang pag-invite ko hindi po mahirap. Kaya pa yung mga member, wag kayo, hindi po mahirap ang pag-invite. Tama? So, ibig sabihin, nung nakita ko opportunity na inabaho ko po, eto pa yung sabi ko nga, hindi po ako nagsisi, nag-relab ko yung opportunity. Bakit? Pre-night ko eh. Natamang ko kung paano. So nung nakita ko, alam niyo po, yan po, nagpabago ng isipan ko. At hindi rin ako nagsasalita sa itaas. Kasi bakit? Yan po, bumili ako ng bahay cash. Bumili pa ako ng sasakyan cash. Ang laki ng savings ko. Kahit saan ko kumain, kaya kong kumain. That time, pinapangarap ko lang po ang restaurant. Hindi ba alam dati, sa sobrang liblib ng lugar namin, pagpunta ko, sabi ko, may masarap palang kainan. May aircon palang sasakyan. Ang alam ko, wala. Kasi nasa liblib po kami, nasa bundok. So, lahat po yan. So, sabi ko, nung kreya yung negosyo, yung multi-level o networking, grabe. Ang ganda palang negosyo. Itong negosyo natin po, ngayon guys, ano, yung pinakita namin, ay eto na po yung trend business. Sayo ka sa gusto mo, kahit magtago ka, sigurado may kakatok at may kakatok. Tama?
May magkapat ako nagkapat. Guys, ito to encourage. Ini-encourage ko kayo. Itry nyo. Huwag kayo magduda. Magdududa ka lalo na kung wala ka pa. So sabi mo, baka iskamin mo ako. Iskamin kita, wala ka mang pera eh. Tama? Yes. Dapat yung tingnan mo, no? Investigate, itry mo, gawin mo. Kung totoo ba yung sinasabi namin. Kung gusto mong matupad yung pangarap mo. Kasi sa akin, ang laki ng binigay sa akin yung ganitong klase ng business. Kasi imagine, tignan mo ha. Nangangarap ako mag-traditional business. Nung in-investing ako dahil hindi na ako gusto kong hardware. Ang sabi sa akin ng isang kaibigan ko, kung mag-negosyo ka ng hardware, kailangan may million pa. Pero kung half million lang, huwag mo na ituloy. Malulugi ka lang. Eh hindi ko makumpleto yung million. So, grand-up ko na lang yung ganitong klase ng negosyo. Tama? So, ang nagusto ko yung ganitong klase ng negosyo, yung multi-level marketing nito, walang pinipili. Kahit hindi ka graduate, kahit hindi ka guwapo, o pangit ano man itsura mo, maganda o pangit, kahit sabihin natin, bulat ka man, kahit anong katayuan mo, pantay-pantay, basta may pera ka, kayang pasungin, gusto mo, pwede ka sa ganitong klase ng negosyo. Tama? Yes, yun ang paganda na networking. Kaya nung makita ko sa MDI, guys, alam mo, sabi ko, actually yung nag-invite sa akin, ayun, no? Yun. Mas lalo yung mama nung na-invite ako. Bakit? Tingnan nyo, ha? Actually, sinet up ako, guys. Pag-set up sa akin, may dalawang networking kasi kumpara ko rin yung nangungulit. Kinukulit ako sa network. Sabi ko, punta natin yung kaibigan ko. Pag nagusto lang kaibigan ko, hatawin ko yan. Ito kaibigan ko, hindi naman nagsasalamin. Tingin ko, nakasalamin, gabi na. Tapos may dumating na isang lalaki, nakasalamin din, gabi na rin. Sabi ko, bakit puro lahat nakasalamin dito? Sabi na ko ng kaibigan ko, tignan mo, mamaya mag-re-presenting kami sa'yo. Eh ako tahimik lang. Sabi ko, hindi positive yung kaibigan ko. Ha? So hindi siya nagiging positive. So sabi ko, mukhang pangit siguro nag-represent ako ng kumpare ko. Eto na ngayon, nag-present, sabi niya. Eh may problema na po ako, nakapag-check up na po ako ng mata. May excited po ako, may problem po ako sa neck. Kalahating taon na po, hindi natatanggal yung parang stiff neck, may problem. Okay? Then yung anak ko po na lalaki, meron na namamago yung mata palagi. Pinapacheck up po, akala ko kinakagat lang po ng ipis. Di ba tayong Pilipino, bako na mga namula? Akala natin kagat ng ipis. Kung tinanong sa akin ng doktor, sabi niya, naglalaro ba yung cellphone yan? Yes, doc. Sa cellphone niya, sa radiation nakuha. Kaya nung pinresent na ni-apply yung negosyo, pag-present niya, kami nag-present sa kaibigan niya, nabaliw po ako, pero hindi ba sinasabi sa kumpare ko? Alam mo, sabi ko sa kumpare ko, usap tayo mamaya. Sabi ko sa kanya. Pero ang utak ko, nandun na sa pinipresent. Kasi imagine, sabi niya, pag nakakuha ka ng isa, may 2-6 ka. Pag nakakuha ko ulit ng isa, may 2-6 ka. Plus 3-9. Alam niyo, after the presentation, saka yung benefits ng product, hindi ko na tinignan yung next. Ang nakita ko kagad yung 9-1. Kasi bakit? Mukha kasi ako. Negosyante kasi ako, nakita ko yung ganda. Hindi po ako mukhang pera. Negosyante po ako. Nakita ko na pag inataw ko si MGI, nakita ko na sabi ko, yayaman ako dito. Ito yung opportunity na sabi ko na pwede kong hatawin. Kasi bakit? Pagod na po ako. Nagrabe hataw ko. May pinanggalingan ako. Top 1 po ako. Ang problem, nung putok na siya, natanggal na po ako. Di ba? O nawawala yung company. Tama? Yes. Kaya sabi ko, nung nakita ko yung international na MGI, walang maintenance. Ah, wow, sabi ko, eto po yung hinahanap ko. Yes, talaga ka naman. Kasi hindi ko. Kaya isinerto na rin sa kumpare ko. Itong kumpare ko, pakipot pa noong una yan. Halos ayaw pa akong babaan eh. Sabi ko, pag hindi ka nag-join, bahala ka sa buhay mo. Sabi ko sa isip-isip ko. Tumakbo naman, nagki-training, sa akin nakikinig. Nag-present ako kaya yun. So, blessed naman. Kasi bakit? Kaya nagpapasalamat din ako. Kaya lumaki ko ang grupo dito sa Bicol. Because of Joel, ano? Kaya sila niya, ano? Tignan pa. Kaya guys, sabi ko, tignan niyo mabuti. Kung naghahanap mo kayo ng opportunity na magandang negosyo, MGI. MGI po.
Bakit? Napakaganda. Imagine sa kahalap ng gambalin. Paglabas mo ng pera, 100% na sa'yo yung product. Free business na siya. Tama? Anong gagawin mo? Hatawin mo na lang. At nandito kami para sumuporta. Yan. So dito pa, sineryoso mo? Kaya tignan nyo ha, may isang downline ako nakuha from Ragay, si Ma'am Michelle. Tingnan mo ha, guys, tingnan nyo ha. 20 days sinataw niya, may higit 100,000 po kinita niya. Sa sobra ka pa niya. Kaya pinakanan nyo po, dito 2-6-1 direct. Pag makasampu ka sa isang linggo, magkano kinita mo? 26,000. Sabi mo, walang kita sa networking. Di ba? So dito sa linggo, nakita nyo yung presentation. Sabi ko, ang pag-isipan nyo mabuti kung magninegosyo kayo, sabi ko nga, MGI. Kasi dito sigurado. Alam ko, pag nagtanim ka dito, after 1 year, ay grabe. Tignan nyo ha, downline ko dati, apply namin ngayon. Alam nyo ba yung kinikita ngayon? Taxi driver lang po. 1.5 million per month. Downline ko lang, ako lang nagturo dati doon. Imagine, alam mo, invite niya? Tatlo. Tatlo lang kayo invite niya. Ang downline niya po, nasa 60,000 na po siya. Imagine, hindi nga po, ay hindi po marunong magsalita talaga, hindi po marunong mag-discuss. Dito may swerte, basta masipag ka lang, makapal lang mukha mo, trabawin mo lang. Kahit anong negosyo, pasukin mo po guys, ganun din. Pag traditional, may yun ang capital mo dito, is basic, start ka lang yung basic, pwede ka nang umaman. Okay? So, I hope na sabi ko nga, dito, nandito kami to support the team. So anything na may mga event, training, nandito kami para turuan, ano? I-train kung sino po yung magiging partner natin sa MGI. Okay? So I hope na, no? Okay, so I hope na na-encourage po kayo, na-anakon ko po kayo, no? Na doon sa kwento ng buhay ko, because of networking, huwag po kayo makinig sa mga negative ng mga tao. Okay? Kasi nanakawin lang po yung pangarap nyo. Doon tayo, kayo po ang nakakita po ng business opportunity. So possible na buhay namin yung pangarap namin. Pangarap ninyo, no? Possible na buhay po namin. So ibig sabihin, kayo po nakakita, kayo po dapat ang magde-decision, hindi po ang mga kaibigan nyo po. Hindi po kapatid nyo o magulang. Okay? So yun po yun. Ang pera, palaging problema po yan. Kaya lang kung hindi mo susolusyonan, believe me, mamatay kang pera pa rin ng problema. Nama sabi nga nila, ang taong buton, kain mo lang daw yan. Di ba? So okay na. Ang taong kulang sa tulog, o puyat, di ba? So ano, itulog mo lang yan. Pero ang oras na lumipas, ano po, hindi na po may babalik yan. So maraming salamat. And then, so yun, okay. So ito, mas malapit po ito, no? Batang-bata. Yan, batang-bata, sariwang-sariwa, pogi-pogi. Yan. Oh, grabe po, no? So ito ay magsishare, magbibigay din siya ng testimony with regards about MGI and ano yung nangyari sa kanya. Na kahit first time niya sa network, no? Ay grabe mo naging resulta. Actually, mas mayaman na siya kayo sa akin. Kasi ako bago pa lang. So, ibig sabihin, take months pa lang, then siya year, pero yung result, grabe. So magbibigay lang siya ng konting testimony, no, about MGI. So, kaya lang, before natin i-welcome, siyempre, meron tayong tinatawag na traditional clappings. Sabi nga nila, di bali daw ba doon, basta naman pwede million-million pwede kita yun. Tama? Okay lang po ba yun? Okay, practice mo nga, 1 million! Yan! 1 million! 1 million! 2 million! 3 million! 1 million pala po! Hello, good morning po. Bali, Francis Saavedra. San Pedro, Laguna, 22 years old. Dati rin yung empleyado ng Pizza Hut, delivery rider. Empleyado talaga. Kung binata ko eh. Kung ang sarili kong pera, mag-empleyado, pwede naman. Pero kulang pa rin eh. Mayroon mag-empleyado, naging delivery rider ako. May tip, pero yung
gusto, hindi ko pa rin nabibigyan sa sarili ko eh. So, yun yung naging motivation ko para subukan itong MGI. MGI, sinubukan mo ng tatay ko. Bumili ng Prada. Actually, sa akin nga may humirap ng pera kasi nung una, wala ko siyang pambili ng Prada. Wali, 5K yung nahirap mo sa akin. Sabi ko, okay lang naman yun. Bumili siya ng Prada ko MGI. Hanggang sa, hindi ko alam ha, kasi marami din akong ginago eh. Bukod sa Facebook, TikTok. sabi ko nga, wala naman talagang mangyayari kung ganun lang talaga halos araw-araw yung gagawin ko. Masisira pa yung mata ko. So yung pinahiram sa akin ng tatay ko na salamin, ginamit ko lang siya sa design lang, parang may iba naman. Yung may suot kang salamin, lalabas ka, nakasalamin. May iba lang makakita ng ibang tao. Ang problema ko dati yung dry eyes, yung laging na naluluha, titingin sa computer ng matagal, cellphone, tapos naluluha na. So tapos kung sinubukan ko yung salamin, hindi ko na malaya na talagang nawala na yung dry eyes ko talaga. Siguro yung naluluha na lang ako pag kinakawalan minsan. You know, tapos nung sabi ko nga, hindi naman habang buhay talaga. Sabi ko kung yung tatay ko lang magtatrabaho habang buhay, pwede naman eh. Hindi na ako magtatrabaho, wala na akong gagawin. Doon ako nung-motivate talaga na sabi ko, MGI na lang talaga. Kasi kaysa sa mag-empleyado ko, pwede naman eh. Kaysa mag-empleyado ko, kakabahan ako sa umpisa, sa MGI na lang, para kakabahan din naman ako eh. marami akong testemo nangyakita sa kapatid ko pala. Lagi siyang kinukulite. Yun, lagi niya sinusor. Hanggang ngayon, hindi na siya talaga nagkakulite. So, ito. MGI mo talaga, the best mo talaga. Ang dami mong laging milyonaryo. Ang dami mong sa 24 years old, naiingit niya ako. 22 years old, sabi ko, dapat tatawin ko na ngayon eh. Ayun. May sasakyan. Nagkakaroon ng savings, tuloy-tuloy. Kailangan lang talaga i-grab talaga itong opportunity ko kasi iba pang product na ito eh. Yung eyeglass mo natin, pang-araw-araw na dapat kasi pang-araw-araw mo yung paggamit natin ng cellphone. Nasa information age na tayo, dapat gamit mo natin yung protection ng MGI. Yun ang malapit sa networking. At yung MGI, naibibigay niya mo yung pangangailangan natin na dapat ginagamit mo natin araw-araw. So, yun ako. 22 years old, magiging millionaire rin dito sa MGI. Tabangan nyo. Papakilala ko naman mo yung tatay ko na talagang, ito, napakasipag. Talagang ano eh, ato ko talaga eh. Sabi na, hindi ko ito mukha, pero ayaan nyo na. So, papakilala ko, tapir na po ng MGI, Wilman Saavedra. Tower. So yun po, salamat po sa time sa, salamat po sa pagpunta nyo. Kaya kami nandito para po i-share sa inyo yung product kasi nga sobrang laki po ng tulong. Nakakatulong siya in a way na gamitin niyo yung product. Kasi nga, ako po, dati magsupakit tulong sobra. Sino po yung madalas sumasakit yung ulo sa inyo? Sino po yung sumasakit yung ulo na madalas? Wala? Lahat naman tayo nakaranas ng malalakit ng ulo, pero po sa akin madalas. Dati pagigising ko sa umaga, pag kulang ako sa tulog, masakit ulo ko. Dumarating sa mundo na pag pinabayaan ko, pagdating ng hapon, parang puputok ulo ko. Sabi ng ulo, migraine. Dumarating sa mundo na parang naaalog utak ko, parang ito yung utak ko, parang ayokong gumalaw, ayokong namaliwanan. Nung ginamit ko po yung salamin, first 3 hours, yung kanang mata ko nangatay. The following day, nagmuta ng soda. Almost 2 months na nagmuta yung kanang mata ko, nakagandahan lang. Pagkatapos po yung pananakit ng ulo ko na wala. O sabi ko yung potential ng product, napakalaki. So, the moment na gamitin mo salamin, kung sakit-sakit po sa ulo, mga 99%. Makakatulong ko naman ay pwedeng mawala o pananakit ng ulo. Pag nawala sakit ng ulo mo, magiging productive ka po maghapon. Pakikinabangan mo oras mo. Tama mo? Pag masakit ulo mo, perwisyo po maghapon. Noong nakita ko namin, noong nakita ko potential, totoo yung sinabi ng anak, wala akong pera.
Nagawan ko ito ng paraan, nakasali ako, yung pambayad namin ng bahay, di ako nagbayad. Sino po yung walang pera ngayon? Lahat may pera, lahat din dito sa lamin. Di ba? Wala po kaming pera, nag-business kami, sinubukan namin mag-business, wala akong mangyari. Nung nakita ko ito, nag-grab na lang ako. Sa pag-grab, sa pag-drive, hindi ka magluto, masipag ka lang. Yun nga lang, ang masakit, hindi kaya yaman. Tatlo kami, sinabi ni partner Gary, tatlo kami grab driver na invite ko dito. Yung isa sa apply natin, sa apply arts, million na huming kita, buwan-buwan. In-invite akong pare ko, na-invite ako, hindi ko na matanggihan kong pare ko. During that time, yung nagkaroon ng presentation ko sa Sulayr, ayaw, parang wala ko na-absorb kasi that time, masakit yung ulo ko. Pero the following day, in-invite ulit ako, nag-present yung inventor, yun po yung nag-present ulit. Yung mismo gumawa po ng salamin. So sabi ko, kailangan ko yung product, kaya lang wala akong pera. Nag-invite ako, may mga sumali, sabi ko, teka lang, ako muna. Kasi, sayang. So ginawa ko po, yung pambayad namin ng bahay, yun yung pinasok namin. Tapos ginawa ko anak ko, tuloy-tuloy, dumami po yung grupo hanggang po ngayon ang sarap ang nangyari. Dati po mahirap sa umpisa. Tandaan nyo, lahat po ng umpisa naman mahirap. Mag-business ka, mahirap. Magtatrabaho ka, umpisa, mahirap. Ito nung ginawa namin, ang ginawa ko lang ako talaga, nag-create ako ng burning desire kasi nga yung hirap na dinanan namin sobra. Di ba? Uso na kuryente, pag wala kang kuryente isang linggo, parang hindi ka na-umay. Parang kung isang buwan na walang kuryente yung bahay mo. Di ba? Ang hirap to. Di ba? Yung tipong minsan pagtatawanan ka ng kapitbahay mo. Di ba? Nung nakita namin noon, nung nakita ko, sabi ko, i-grab ko kasi nga yung hirap na dinanan mo sobra. Ang maganda po na yung ginawa namin to, yung hirap hindi ko nagaano ramdam. Kasi sanay na tayo sa hirap. Ang masarap po nangyari sa amin dito nung ginawa namin to, nagkaroon kami ng incentive motor. Puro nagkaroon ng incentive yung anak ko, pangalawa ko. Tapos nagkaroon ng sasakyan, nakapag-travel lang kami sa Thailand, libre. Libre ho, masarap kami magta-travel sa libre. Ang masarap, magta-travel ka, wala ka nang gagastusin. Lahat na makita mong pagkain sa pagkainan na kainin mo. Hanggang gusto mo. Di ba? Umaga, tanghali, hapon, gano'n. Ang sarap mo mag-travel sa Thailand, sobra. May pending pa kaming travel sa Bali. Hindi ko natuloy kasi March 25, 14 pa lang nag-lockdown na. So ito po, gawin nyo, maging product po kayo ng product. Tandaan nyo yung 7-8, hindi po ikakahirap na mahirap. Tama po? Isa lang ang pwedeng mangyari, pwede mong ikayaman to. Hindi mo ikakahirap to. Bakit? The moment na isinot mo, investment mo sa mata. Napaka-precious mo yung na-organ yung mata. Tama po? Ipigit mo mata mo, uwi ka, hindi ka makakawi. Hindi ka makapagtrabaho, hindi ka makapag-drive. Lahat, kailangan mo ng patasalat ng pagkakataon. Hindi ka makakita ang guwapo, hindi ka makakita ang sexy kung wala kang mata. Di ba, di ba pwedeng sabihin sa'yo, iho, ako si Aramina. Pag ginawakan mo, bakit gusot-gusot tamit mo? Di ba, di pwede? Kailangan makita mo. So sa lahat ng pagkakataon, kailangan siya kaya pong dapat sa ngayon, mag-invest po kayo sa mata. Ginawa mo business ito, bonus. Ginawa mo ito, ginamit mo, anumang trabaho mo, anumang karir mo, pakikinabangan mo yung mata mo na maayos. Ang dapat ko sa ngayon, prevention. Prevention. Kasi nga, pag mag-cure na, pag-curing stage na, mahirap. Di ba? Kahit anong galing ng doktor mo, hindi ka mabibigyan ng assurance sa gagaling ka the moment na na-opera. Ang masakit po ngayon, exposed tayo sa blue light, ang pinakamahirap at ang nakakatakot po sa lahat, yung radiation. Yung radiation ng 5G, sino po yung kamilala sa 5G? May mga SIM card ng 5G. Nakakamatay po yung 5G. Ang tindi po ng radiation. I-search nyo. Namamatay yung ibon, yung mga hayop namamatay. Yung tao mamamatay din. Kaya yung product natin, kailangan natin ng anti-radiation. Ito, susunod namin, may anti-radiation na. Yung cup ko, may negative ion din mo. Yung medyas ko, may negative ion. Yung salamin ko, may negative ion. Lahat po yan ang kinakailangan kasi ng tao sa ngayon, itaas ang negative ion. Bakit? As of today, lamang na yung positive ion. Aralin nyo po, pwede nyo research yan. Kasi maraming na-develop na technology, maraming existing na technology na harmful sa human health.
Kaya po lumabas si MGI. Lahat ng product ni MGI, i-develop yan para makatulong po sa tao. Maraming product. Ang kinakailangan itaas yung negative ion. Kasi nga, noong unang panahon, kung i-analyze natin, bakit ang haba mo ng buhay ng tao? Diba? 100 taso dati nanganganak sa paipo mababasa mo, may nanganganak na 100 plus. Ngayon 30 plus, menopause na. Bakit? Because of positive ions. Ang si Matusalem, di ba, umabot ng 969 years old? Ngayon, ilang taon na lang lifespan ng mga tatlang mga kalalakihan? 69? Sabi ko, wala rin 900. Sana nawala yung 69, sana 900 pa. Bakit? Masarap yung mabuhay mo sa buko. Mararamdaman mo yung sarap ng buhay pag may financial freedom ka. Pero pag wala kang financial freedom, gusto mo nang mawala sa mundo. Di ba? Alam niya sa hirap ko ng buhay dati, naisip ko na yan eh. Baka sabi ko sa kabilang buhay, maganda buhay ko. Di ba? Mahirap dito eh. Baka sa kabilang buhay, maganda. Kasi nga, wala ka. Tama? Wala kami minat ng yaman. Ang masarap ng mundo dito, sabi niya, hindi mo kasalanan kung ipinanganak ang mahirap. Kasalanan mo kung mamamatay ka pang mahirap. Marami pong tao ayaw magbenta. Yung iba ayaw mabentahan. Tandaan nyo, dalawa lang po yung tao sa mundo. Binibentahan at nabibentahan. Sino ang yung mayaman? Yung nagbibenta. Tama mo? Tandaan natin, simula nang ipinanak tayo, may kumikita. Tama? Kumita kumadrona. Kumita yung midwife mo, kumita yung nurse, kumita yung hospital. Kumita yung gumawa ng diaper, ng lamping, lahat kumikita. Tama mo? Gumagastos tayo. Diba? Hanggang sa mamatay yung tao, may kumikita. May funeral parlor, may imbang sa motor, may kumikita. Diba? So dito, ang gagawin nyo po, gamitin nyo yung product, ikwento nyo. Diba? Kasi nga, kailangan ko lang lahat ng tao, kung ayaw masira ang mata, magsalamin ka. Bakit darating araw, kung walang grado mata mo ngayon, magkakagrado? Bakit? Exposed tayo lahat sa blue light. Ganun po aganda. Product, sa MGI po, perfect yung 3, 3 P. The moment na mag-network ka, kasi po ako kahit pa paano, makakatulong na po sa inyo para gawin tong network, gawin tong business mo. Kung mabasa ko sa ganitong klase ng negosyo, situit na okay yung 3P. Ano yung 3P? Profile, dapat kilala mo may-ari. Napaka-importante yan kung dapat makilala mo may-ari. Maraming local company, all in all, pagkatapos yan, bro, sama ka dito, may bagong kumpanya, ang laki ng kita, etc. etc. Ano product kung ano-ano lang, basta malaking kita ka. Sino may-ari? Di kilala may-ari. Kaya pagdating ng araw, mawala. Ang nagiging problema, yung network marketing, yung image na nasira. May-ari nito sa Anthony Chin, credible person, hands on. Kaya ako nag-design na i-work out, kaya sabi ko, si Sir Anthony, yung vision niya iba. Yung pagkakadesign ng kumpanya, maganda. Tsaka, hindi siya nagtatago ng tao. Kahit saan, pumupunta siya. Tsaka, approach ko. Doon nakausap ko siya, nag-design akong gawin. Pangalawa, product. Pangalawang P. Dapat kung mag-network ka, kung gagawin mo itong klaseng business, situit na yung produkto mo, mayroong unique selling proposition. Dapat wala kang kalaban sa market. Ang tanging naglabasa ngayon, supplement, di ba? Pampaganda. Ang bibentahan mo lang, yung mga pangit. Di ba? Magpampasex, ang bibentahan mo lang, yung nataba. Di ba? Ang produkto natin, lahat may mata. Lahat market mo. Di ba? Pampaganda, ang dami ng mga kumpanya pampaganda. Pagpangit ka, mahirap magbenta. Tama? Pagpampasexy, dapat sexy ka. Ang hirap magbenta pag chatty ka. Diba? Diba? Pero ito, sabi ko, kahit pangit ka, kahit chatty ka, basta malinaw mata mo, okay yan. Ako, hindi ko ako. Pangit ng mukha ko. Sabi ko, wala nang solusyon sa mukha ko, okay lang to, tanggap ko na to. Ang importante, gumanda yung mata ko. Nakita ko nagbago. Dati medyo ano siya, light brown na yung kulay dahil araw-araw may pressure yung mata ko. Nung ginamit ko to, medyo puti na yung gilid ng mata ko. Ang dami pong nagbago. Taon-awa akong di nakakaranas ng pananakit ng ulo.
taon na na kahit pa paano nakikinapang po ng sobra. Dati po nakita ko to, nakita ko to, lutog kami sa utang. Ngayon, lutang na. Diba? Dati po, ganun ko to. Alam niyo, isang buwan sa Grab, isang linggo sa Grab, dumating ko sa punto na kinikita ko isang araw, ang saya-saya ko na. Dumating yung isang buwan, minsan kinikita ko isang araw ng 5 PM. Sobra pong sarap. Pandemic, marami kong nawalan ng trabaho. Pero sa MJ, ang dami kong yumayaman. Ang dami nagkakakotse, ang dami nagkakaroon ko ng incentives, ang dami kong kumikita ng malaki. Top earner natin, 38 million yung kinita isang taon. Sobrang nalula ako. Sabi ko, nangyayari sa kanila, mangyayari sa akin. Ang kinakailangan lang sa tao, mangarap ka. Huwag nyo lang pong pipigilan. So ito, opportunity to, chance to para magbago po yung buhay. Dahil sa inyo kung gagawin nyo. Ang akin, ang amin, the moment na gawin nyo to, nandito kami, willing ko kami tumulong po sa inyo. Ang trabaho, mag-i-invite, pag sumali, may 2-6 ka. 1-3 nasa bulsa. Diba? Magandang negosyo, sobrang ganda. Ang masarap po, pre-shipping yung product natin nationwide. Kung meron kayong kalala sa abroad, pwede kayong magbenta sa abroad. Kung di kayo, di nyo alam kung paano mag-present, may mga Zoom meeting. Gagawa din tayo ng mga online presentation sa grupo natin. Diba gusto nyo may magpapaliwanag para sa'yo, i-click mo lang, may mag-send na, may magpapaliwanag na para sa'yo, may lahat ng tanong na andun, yun po yung masarap. So pag the moment na matapos po yun, lahat po tayo magiginabang. So gawin nyo lang po, subo. Kung wala kayong alam pagdating sa sales, ako wala ating alam pagdating sa sales, nandindevelop yan. The moment na may will yung tao, the moment na gusto mo. Ako po dati mahihayin ako, sobrang mahihayin ako. Ngayon, walang hiya na ako. Dati po, di mo mapapatay sa harap. Ilang tao, kaya na sabi ko, kung yun ang kailangan para magbago buhay ko, gagawin ko. So marami pong naitulong sa akin, ngayon ang gawin nyo, so, gamit kayo ng product. Wala pong iba. Pinsan ko, tagapasod ko ako. Di ko lang nagingin ako. Di marunong magbenta, pinagamit sa labing nakabenta. May bago akong leader ngayon. Di rin marunong magbenta, lagi akong tinatawag. Pero pinapasod ka sa labing nakakatulong, nakakabenta. So gamitin nyo lang kasi mahirap kung magbenta pag wala kang gamit. Hindi kong bili ka, maganda tao. Paano ka makakabenta? Marami pong nag-invite sa akin na kumpanya, kaya lang sabi ko, ito na yung ginawa ko kasi yung chance na kumita, napakalaki. Product, pangatlong PO plan, pwede pong kumita kahit isang piling sa araw. Kahit di ka naman tayo ng kumpanya, NGI na lang gawin mo, karirin mo po. Dalawa, tatlong taon, pwede ka mag-retire. Sobra po, kaya po, ang laki ng chance na kumita. So yun lang po, sabi nga, ang pagyaman daw parang basketball lang. Ganun lang kadali. Ang dapat lang daw yung bola, tinitira mo. Pag hindi mo kasi tinira yung bola, hindi yan mapasok. Pag hindi mo sinubukan yung pagyaman, pag hindi mo sinubukan sumali, hindi mo sinubukan mag-business, isa lang pwede mangyari, pwede hindi ka umaman. Pero pag itinira mo, pag nag-try ka, pwede po kayong umaman. Sa FGI, marami na pong umaman, marami na pong kumita ng mga. So yun lang po, marami pong salamat. Then, may kayo oras mo, wala na. May tanong po kayo? Yung may tanong? Sino po yung may tanong? Kung mag-aapay po kayo ng salamin, iwasan nyo ng lagyan ng sanitizer o alcohol, yung lens, lalo na yung lens. Sanitizer, alcohol, yung mga detergent, powder, iwasan nyo. Kasi ka, pwedeng makasira ng lens. Iwasan din na matuyo ng tubig, lalo ng tubig anak. Pag medyo oily, pwede pong hugasan ng liquid soap, detergent powder, pwede. Pag ginamit nyo salamin, may naramdaman kayo, nagre-react. Wala po siyang side effect. Pag may problema po sa mata, may reaksyon. Sa akin po, parang iniigup yung mata ko. Yun yung naramdaman ko sa unang tatlong buwan. Ang kagandahan ng pagkatapos yun, sakit ng ulo ko wala na. So yun lang po, gamitin nyo. Hindi lang po salamin ang product, meron tayong... Ito ay pinaka-importante. Yung radiation po, napakatindi mo ng radiation. Sabi nung kausap kong engineer, kung may kulay lang yung radiation, hindi na tayo magkikita-kita. Ganun po katindi radiation. Kaya kailangan natin lahat ng anti-radiation. Lahat ng negative ion may anti-radiation po.
So, yun po, may tanong pa po kayo. Sino po yung invite ng kapatid ko? Ni Sinaida? Wala? Sabi ko kasi may invite, may invite. Yung kamag-anak ng mamin dito sa Aranaga. So, wala po? Yan po, may tanong po kayo. Wala na kayong tanong. Yan, pwede na po kayong kumain. Kung gutom na kayo, pwede kayong kumain. Ito po. Ayan, sir. Apo. Paano paglilinis ng salamin? Hugasan nyo ng mag-dilute ka ng magtunaw ka ng tubig ng liquid soap ng sapon, yung panghugas ng plato. Tapos, kamay lang. Kabilaan. Then, patakan mo ng tubig. Tapos, tuyuin mo ng kaugte sa kamang punasan. Wala, hindi mo maligan ka. Hindi rin. Hindi. Hindi rin. Maligam ka. Huwag lang humainip. Pwede po. Ganun lang. Iwasan lang po natutuyo, natutuyo yung tubig sa lens. Iwasan nyo lang na matuyuan. Pag natuyo, pag nabasa, pag halimbawa may tumutuyo na, punasan mo ng tubig. Kasi parang windshield ng sasakyan. Pag yung windshield ng sasakyan, natuyuan ng ulan, pangit yung, magpapangit yung lens. Kung sakasakaling nasira yung salamin, yung lens, pwede po kayong bumili sa office. Kung naputol, pwede po kayong bumili ng spare parts. Yung mga product naman natin, matibay naman ho, durable. Kasi yung plastic niya, hard plastic naman. Durable ho yan. Matibay kahit masagasaan. Huwag lang tamaan. Yes, ma'am. Sa ngayon po, wala pa. Coordinate na lang po sa nag-invite sa inyo, ma'am. Free shipping naman tayo nationwide. So yun po, meron ba pong tanong? Yes, sir. Ah, pwede yun, yung kasama. Yan, magandang tanong yan. Wiper po yung tawag doon. Yung tela na kasama ng salamin pag bumili ka. Iwasan na nakabili kang salamin. Kasi may mga tao na gumagamit ng salamin. Kung nasa kung saan-saan, sa pantalon, huwag po. Ingatan nyo. Meron pong sadyang wiper na para dito sa lens natin. So yun po, yung tulong po ng mga hospital grade series, ang kagandahan nito na adjust, pag maluwag, pwede mong higpitan. Pag masigip, pag maluwag, pwede mong, pag masigip na, pwede mong luwagan. Na-adjust po. Marami ang mga designs, kulang po yung product. Pero, meron tayong sufficient supply po sa office. Teplay yan ba? Meron po tayong depo sa office sa Pilipinas. Teplay yan. Nasa 4 countries na tayo. Kung may kilala kayo sa ibang bansa, gawin nila to. Kung may kilala kayo na pwedeng mag-countries tayo sa ibang bansa, mas malaki po, mas maganda po. 4 countries pa lang tayo. Indonesia, Pilipinas, Malaysia, Thailand. Kung may kakilala kayo doon, pwede nyo pabilihin doon sa ibang bansa. Pag bumili yun, nasa Pilipinas ka, kikita ko. Yes, sir? Opo. Yes, ma'am. Opo. Ganito, ma'am. Magandang tanong yan. Paano kayo makakabasa pag may grado na yung salamin? Ipapatong nyo lang. O kaya kung may kilala kayong optometrist, yung grado nyo, ma'am, ipapalipad nyo sa frame natin. Dito it na yung ipapalagay niyong salamin, may anti-blue light, may anti-UV rin. Gagastos lang kayo, add-on lang. Sa Isabela, may, ang ginawa po namin doon, actually, ang nagalit sa amin, mga optometrist. Hindi po kami optometrist para magbenta ng salamin. Wala naman tong grado, kaya po pwede. Ang ayaw lang nila, lukuhan tao, pero nagulat sila ngayon, dami nang gumagaling. May naging kapartner tayo doon, si Doktora... basta taga Santiago po. Yung grado ng pasyente, nailipat niya dito sa frame na to. Kaibigan ko, 400 yung grado. Pag 300 abang po kasi wala nang makita. Wala nang makita pag gano'n ang mataas yung grado. Ginawa ng kaibigan ko, ipinalagay niya po yung grado niya sa frame. Ngayon yung grado niya bumababa na. Ang dami pong cases na gano'n na may mga grado na wala yung grado.
O kaya ma'am, kung talagang nagtitipid naman, nagtitipid kayo, pwede yung ipatong. Maghanap kayo ng frame na maliit, sa lapas po yung may grado. Gagamitin nyo lang yun pag magbabasa. Kung talagang hindi kayo makakita, saka nyo ilalagay yung salamin na may grado. Sa ano po, sa Dumaguete, may gumawa ganun. Hindi makapag-drive. Tawid kalsada, di niya nakirla yung tao. Blurred na. Kahit hindi siya nag-drive. Kung ginamit po yung salamin 6 months after, nagda-drive, ganito lang ang salamin yung gamit. Kumatapas na. Kumatapas yung itsura niya. Kasi nga po, ang negative ion talaga is anti-aging. Yun po, may tanong ba po kayo? Mas maganda pong gamitin yung mga clear yung lens. Kasi meron tayong sunglasses yan, sagat, araw, wala tayong gagamitin. Pero mas maganda po, ganito lang, clear lang. Araw, gabi, mas maganda po gamit. Tatanggalin nyo lang itong salamin na ito pag maghihilamos, pag matutulog, pag maliligo. Bakit? Sa lahat ng pagkakataon, may blue light. Kasi blue light ang sumisira po ng mata. Pwede kang walang cellphone, pwede kang walang salamin kung walang cellphone, walang TV, walang computer, walang ilaw na ganito na LED. Kasi nga, yung mga LED light na yan, dyan na galing yung blue light, masakit po sa mata. In short, nasa gubang ka o nasa bahay ka. Pwede. Basta walang ilaw, walang TV, walang computer. Kaya po kailangan mo talaga. Maliban doon yung radiation. Ang pinakamahirap po kalaban radiation. Wala ka tayong magagawa kasi kailangan na ng tao kayo yung mabilis sa signal. Pag mapagal signal, nagre-reglamo tao. Pag malakas signal, tuwa-tuwa tao. Problema, hindi nila alam, pinakatay na sila. Yun po cruise ship na marami nagpandit sa COVID, naka-5G yun. Sa Pilipinas, nililos na ho yung 5G. Kaya po nakakatakot. Ang dami, massive infrastructure yung ginagawa ngayon. Yung China Tel, yung Tito Tel, may sister company pa yun, si Smart Siglob, apat na telco maglalaban, gaano katindi yung radiation. Kaya po, kailangan natin lahat ng anti-radiation. Ang anti-radiation, negative ion. Negative ion yung makakatulong na malaki. So yun lang po, may tanong pa po ba? Wala na magtatanong? Yes ma'am, welcome po. May tanong pa po. Pag sumali kayo, see to it na naka-encode kayo. Pag bumili kayo ng salamin, mas pagdapat naka-encode ka. Ibibigyan ka ng user ID, ibibigyan ka ng password para pag nagkwento ka sa kaibigan mo, may 26 ka. Yun po. Alamin mo yung username sa password, may magkakaroon kayo ng wallet online. Doon po yung pera natin, online wallet system. Kung may kilala kayo sa Manila, pwede yung pumunta sa opisina. Sa Laguna, magbubukas po ako ng opisina. Welcome po lahat ng grupo doon. Papuntay mo tao doon pag bumili sa yung 26. Ilalagay ko po sa GC. Yes, ma'am? Ano po? Meron po kayong office. Ay, wala pa po. Lang pa tayong opisina. Wala pa. Pwede naman, wala naman problema doon. Kasi nga, dati po ito, nung nag-start kami, wala ang problema na ngayon, product. Wala ko dati yung product na dala-dala. Misan, ang dala-dala ko lang, isot-sot ko lang. Tatlo o apat na beses kong nabinta yung suit ko. Gamit-gamit ko na, nabibinta pa. Pag walang mabili po yung tao. Ganun po kalakas yung product natin. Kung gusto niyo naman na magkaroon ng maraming supply, bili kayo 7 account. O kaya bili ka 15 o kaya 31 accounts, pwede yun. Marami kang hawak na product. Pag bininta mo, i-encode mo yung tao, yung product mo, ibabalik din sa'yo ng office. Kung hindi mo kasama, i-email mo yung opisina, i-deliver nila kung saan yung plata. Sure po, may tanong pa po kayo? Wala na po? Yes, sir? Yes, sir? Fighter's Fee, Mastakis. Wala po siya Fighter's Fee. Ang kinakailangan lang kasi, ito po, kung master status kasi 1.5 million yun. Kung wala siyang account, 1.5. Kailangan, may 21 account siya. Maganda yung tanong ni sir, pag nakakuha pa ako ng mga master status, may finders pa. Wala po. May finders, meron ka lang commission dun sa system.
Ang kinakailangan, may 21 accounts yung Master Stakis. Ibig sabihin, kung may 21 na salamin. Or, existing member na. Na meron ng 21 na accounts sa organization niya. Yung tatlo, dapat i-upgrade ng silver. Bibila mo ng taga-apat na product. Doon magkakaroon ng income. Doon magkakaroon ng kita yung sponsor. May kita siyang 6,500 doon sa system. Kung nasa weak side niya, plus 21 pages. Plus 33 pages. So 33 na 650, yun po yung pwede kita eh. Pwede pong kumita ng more or less mga pagmaster, nakakuha kayo more or less mga 30,000. Yes sir? Apo? Namatay. O kailangan lang natin ng death certificate. Pwede magmana yung anak. Kasi meron tayong registration form. I-re-report lang natin sa system. Pwede po. Pwede po yung problem. Ano yan? Practical. Kasi po, may kumpanya akong pinanggalingan. Nakapag-build kami ng napakalaking organization. Namatay yung kaibigan ko, taga Albay. Nakapagpatayo ng resort. Opening ng resort niya, namatay. Nakuryente. Kawawa. Ngayon na nangiginabang yung anak niya. Sa atin po, may ganun din. Maayos po yan. Meron akong bagong mentor dito. Namatay. Wala pang taong ngayon. Pero ipapaayos ko doon sa anak. Pwede pong ilipat yun sa anak. Na kailangan lang death certificate. Pwede pong malipat yun doon sa anak. Sige po, wala na pong tanong? Wala po kayong tanong? Baka may tanong pa po. Ganda po, huwag kayong magtanong sa bahay. Huwag niyong itanong sa kaibigan mo sa kamay. Maganda ba yung salamin? Maganda ba yung MGI? Itanong niyo na sa amin. Kasi nga, pag hindi nila alam, ano sasagot? Pangit, mare, lukuhan niyan, huwag ka sumali ka. Di ba? Sayang po yung opportunity. Iwasan niyo yung mga taong negative. Kasi nga po, pag negative yung tao, wala mo gagawa. Lalo na ngayon, panahon ngayon. Ang hirap. Sino po yung nawala ng trabaho? Marami pong nawala ng trabaho. Kawawa, sobra. Si MGI, welcome po ng wala. Welcome po lahat ng walang trabaho. May trabaho sa wala, pwede itong gawin. Negosyante ka, kailangan mo to. Bakit? Ito yung negosyo na wala kang overhead expenses. Wala kang pwesto, wala kang taong babayaran. Nasa bus ka, may negosyo ka. Nasa aeroplano ka, nakakabenta ko eh. Nakatabi ko, pagpunta akong Negros. Punta akong Tumaguete. Pagbaba namin, tingin na yung katabi ko. Nabentahan kong salamin. Ganun po kaganda. Reset ko ako, may nakita dito kanina. May malaking organization na hawak. 4 milyong tao. Grabe po lahat. Sabi niya, sabi na kami kanina, introduce niya lang. Magkiseminar kami. So, yun po, wala na po kayong tanong. Gamitin niyo po lahat ng product. Aralin niyo yung element na nasa frame. Negative ion. Para infrared, germanium, nanosilver. Yung pong element na apat na yun. Tapos, aralin nyo yung nanotechnology. Yun lang. Lahat ng yan may write-ups, lahat ng yan online. Maraming patutuo na negative ion nakakatulong po ng malaki. Kaya nga po yung mga Hapon, una, may negative ion. Gumot, may negative ion. Ionizer. May ionizer sa bahay. May ionizer sa sasakyan. Kasi nga, negative ion lang po yung paraan para ma-extend yung buhay. Pag mataas ang negative ion sa katawan natin, yung process ng oxygenation gumaganda. Marami ang may disorder, gumaling. May gumamit ito, 63 years old. Ang purpose niya para lang sa pterygium. Nawala pterygium na after a few weeks, may lumabas na itim na lugo. Kasi nga, may myoma pala siya. Salamin lang din namin. Sa Palawan, may gumamit ito, 38 years old. Ang sabi niya, menopause siya. 38 years old, menopause na. Sabi ko, ang ganda pa naman. Di ba?
Yung grado ng mata, 400, saka 350. After a month, ang ginagamit na salamin, ganito lang. After a month, nagkaroon ng menstruation, ang sabi niya, talaga na raw siya ulit. Regular na daw. Sabi ko, eh, tiwaw. Marami po, sobrang dami. Kung titignan nyo, maubusan ka ng oras, ikwento mo lang yung mga gumaling. Sa isa pa yung nakawin, kung may gumaling doon, bandag. Ginamit sa lamin, less than one month, pantay yung mata. Grabe po yung product. Ang matindi ito, sa Pangasinan, sa Pilyasis, teacher, may mga kulatoy, mga bigol kulatoy, may mga pukul-pukul sa mata. Nung ginamit niya, nagmumuta siya. Ang maganda, after 3 days, nabuhay si Junior madaling araw. 3 days. Siya nagkikwento, natatalo ko, namuhan ako ng video ang ganda. Kasi nga po, blood circulation yung gumaganda. Sabi niya, may kakaibang nangyari sa akin, hindi lang sa mata. The whole body, metabolism ko kasi magbabago. The moment na tumaas ang negative ion. Salamin ang gamit. How much more kung gamit ko lahat ng mata? Saan ko sa Sambales, meron doon, vitritin, di makalabas sa bahay. Paglalabas, may oxygen. Ginamit yung cup, ginamit yung salamin, ginamit yung pen, ginamit yung penjas. After a few weeks, nakalabas ng bahay. Nakarating ng opisina, naka-attend ng grand launching ng MGI, nanalo pa ng tablet. Grabe po, kaya kung sabi ko, ang dami kong gumagamit. Yes, ma'am. Ano po? Ulag na. Hindi nagpa-opera. Ano po yung kaya na bakit na bulag? Glaucoma. Hindi po natin alam. Yan, magandang tanong yan. Hindi ka pwedeng magbigay ng assurance na gagaling. Lalo na bulag na. Ang dapat, subukan lang. Malay natin, kung walang naputol na ugat, kung walang pumutok, di natin alam, baka po sakali. Baka po sakali. May case kami ngayon, bata siya, pinanganak yata ng kulang sa buwan, yung mata niya hindi nag-develop. Nung ginamit po sa damit, nagre-react daw sa mata. Ang nakakakita, isa lang. Yung isa, hindi na-opera, pero hindi na-develop daw yung retina. Nagre-react daw, nararamdaman po ng bata. Hindi natin alam kung ano pwede mangyari. Baka sakali makakita. Kasi po ito, tandaan natin. Ang katawan, self-healing, kahit hindi mo yung gamutin, magre-repair yan. Pagantay ko lang yung oxygenation process. Pwede pong gumaling. Pag maganda yung dugo, kung may problema yung sense, pwede pong gumaling. Yan po, gamitin nyo. Pinakamaganda, gamitin pa. Dito po sa paso, sabi nung nanay, doon sa bata, o-operahan. Dalawang linggo nang di nakakapasok yung bata sa eskwelahan. Dalawang linggo di nakakapasok. Sabi yung operan, kasi daw, pag sumakit yung ulo, wala dito hanggang dito. Sabi ko, anong 5 days? Wala. Ba't yung pa-operan? Sabi ko. Pinagamit namin ang salamin, 2 days after, pumasok sa eskwelahan yung bata. Yung sakit yung ulo na wala. Ganun po kaganda. Yes, ma'am? Ano po? Sa inang glaucoma, libre po salamin pag may glaucoma. Kailangan lang natin ng medical abstract. Medical certificate. Picture niya, ID niya, bibigyan po natin ng salamin, libre. Ganda po, pag may glaucoma, pwede niyo naman malaman na may glaucoma yung tao, wala, pwede niyo itest. Tayo ka lang diretso, didi pa ka, dapat paralel yan, kung kamay mo. Gagalawin niyo yung dulo, pag hindi mo na makita, aninag lang. Pag hindi mo na maaninag, may glaucoma ka na. Pwede niyo subukan. Hindi mo na makita, magpatingin ka sa ophthalmologist. Tapos sige ka ng medical abstract, medical certificate, ibigay nyo sa amin, ibigay nyo sa kitbite sa inyo, libre po sa lamin. Yun po. May tanong ba po kayo? Wala na po? Sino po yung mag-aabay? Ganto po, kung wala kang pera ngayon, okay lang yan. Pero wag pong payahayaan habang buhay, wala kang pera. Matagal na ako sa pera, pero marami pong tao walang pera. Opportunity ito, huwag ko kayong choosy. Sabi na iba diyo, huwag kayong magbenta. Aralin nyo. Mag-invite kayo, i-train namin kayo. Tuturuan namin kayo kung paano gagawin ng negosyo kami. Babalik kami dito. Babalik-balik ho kami. So, wala na po? Okay na po. Nabusog pa kayo. Sino yung gutom pa?
Bago kayo mag-invite, secret na member ka. Bilisan nyo kasi po, parami ng parami to. Darating araw yung kakilala mo, kung hindi ka sali, yan ang magbebenta sa'yo. Mas maganda na kayo. So yun lang po, marami pong salamat. Marami na banggi po sa Kuya Kabo. Salamat po sa kanya. Okay na? Wala na oras? Pwede ba? So yun lang po, applause yun lang po yung nag-invite sa inyo. Salamat po sa oras.